Mga idol, atin pong pag-uusapan ang pagkapanalo ni Naoya Inoue kanina kontra kay Stephen Fulton. Pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, tara, pag-uusapan na natin. Si Naoya Inoue ay naghatid ng isa pang paalala kung bakit siya ay itinuturing sa loob ng maraming taon bilang isa sa mga pinakamahusay na pound-for-pound fighters, kung saan ay nilipol niya ang light hitting at nakakagulat na mabagal na WBC at WBO super bantamweight champion na si Stephen Fulton, sa isang 8th round knockout ngayong Martes ng gabi para makuha ang kanyang 4th division world title at tanghaling new unified WBC at WBO super bantamweight champion sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Sa unang knockdown, sinakta ni Inoue si Fulton gamit ang kanang kamay na naging dahilan para subukan niyang tumakas. Mabilis na hinabol ni Inoue si Fulton, pinabagsak siya sa kaliwa sa ulo, dahan-daang bumangon si Fulton, bahagya pang nakabalik at nang ipagpatuloy ang aksyon, umatras si Fulton sa sulok ng ring dahil sa pagsugod ni Inoue, kung saan inilibing siya ni Inoue na may mga sunod-sunod na mabilis na suntok na nagpabagsak sa kanya sa canvas nang agad hininto ng referee ang laban. Gumawa ng kasaysayan si Inoue sa parehong venue 7 buwan lamang ang nakalipas, nang pigilan niya si Paul Butler sa 11th round para ganap na pag-isahin ang bantamweight divisions, na bakante ang lahat ng 4 na titulo makalipas ang 1 buwan, dahil determinado si Inoue na kunin ang status ng titulo sa 4th na dibisyon ng timbang, at pagkatapos ng laban ay umakyat sa ring ang ating pambato na si Marlon Tapales para haminin ang newly crowned unified champion na si Naoya Inoue para sa undisputed championship bout, at ito ang unang pagkikita ng dalawang kampyon sa naturang dibisyon. At sa pangalawang istorya ay si Robesie Ramirez panalo sa undercard ng Fulton Inoue. Napanatili ng 2-time Olympic gold medalist ang kanyang WBO featherweight title matapos ang one-sided, 5th-round stoppage ni Satoshi Shimizu ng Yokohama. Sinakta ni Ramirez ang first-time title challenger bago ang sumunod na kaguluhan at napilitang tumigil sa 5th round sa kanilang laban ESPN Plus aired co-feature ngayong Martes mula sa Ariake Arena sa Tokyo. Nakita ng All Southpaw Battle si Ramirez na agad na isara ang agwat laban sa 5 feet 11 inches na si Shimizu. Maagang na-target ni Ramirez ang katawan ng challenger gamit ang left hook ni Ramirez bago dinala ang pag-atake sa itaas. Ang mga left uppercut na pinakawalan ni Ramirez ay umalog at kalaunan ay tumama kay Shimizu sa unang bahagi ng round 5. Tinalo ng battered challenger ang bilang ngunit tumutulo ang dugo mula sa ilong at halos hindi may pagtanggol ang sarili. Agad na sinundan ni Ramirez ang 2 kamao na pag-atake bago napilitang iligtas ni referee Ramon Peña si Shimizu mula sa pagsipsip ng anumang parusa. Umakyat si Ramirez sa 13 wins, 1 lose and 8 wins by knockout, na dumating wala pang 4 na buwan matapos niyang maangkin ang WBO featherweight title. Na outpoint ni Ramirez ang dating WBO 122-pound titleist na si Isaac Dogbo sa pamamagitan ng 12-round, unanimous decision noong 1 Abril sa Tulsa, Oklahoma. Hanggang dito na lang mga idol.